Nasubukan mo na ba ang maplatan ng bisikleta? Yung habang nag-ride ka ba eh, bigla kang nabutasan sa gitna ng kawalan. Tapos, ang masama pa nito, wala kang mahanap na vulcanizan. Kaya sa video na ito, ay tuturo ko sa inyo kung ano ang ating DIY hacks para mag-vulcanize ng ating gulong. Tara, simulan natin tong video na to. Let's go! What's up sa inyo mga kapadyak? Magandang araw muli. Nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan ituturo ko naman sa inyo ang DIY hack sa pag-vulcanize ng inyong gulong. Kung bago ka lang sa channel na to, ako si Limulad Paas at sa channel natin ay gumagawa tayo ng travel vlog, food vlog, and biking vlog katulad ng video na to. Mga tips, tutorial, long ride, at DIY hacks katulad ng video na to. Kaya kung isa ka sa mga nahihilig sa sports na to o dati na ding nagbibisikleta, tamang channel ang pinuntahan mo. Tara mga kapadyak, simulan natin yung video na to. Let's go! Yung pagkaplat naman ng bisikleta natin mga kapadyak, eh, sobrang hindi ito maiiwasan dahil na din sa mga minsan napapako tayo o sa kahit ano pang dahilan. Kaya sa video na to mga kapadyak, ang kailangan mo lang naman ay lumang inner tube, mga pinaglumaan lang ba kapadyak, tapos isang gunting, tapos panghiklat katulad nito. Kahit anong klaseng panghiklat mga kapadyak ay pwede naman, kahit nga kutsara lang eh. O kaya naman pwede mo lang ding kamayin. Pagkatapos isang bomba. Yung gamit kong bomba medyo malaki pero may hand pump naman tayo. Tapos ito na nga mga kapadyak, yung pinagmamalaki nating shoe glue na gagamitin nating pandikit. Punta naman tayo sa procedure mga kapadyak. Una muna, istan mo yung bike mo. Pagkatapos kumuha ka ng tubig. Pag wala ka ding tubig mga kapadyak sa labas o sa daan, pwede mo naman gamitin yung mismong battle mo. Discarte mo na lang kung paano mo hahanapin yung butas ng bisikleta mo. Pagkatapos, ilabas mo yung inner tube at bombahan ito. Tapos mga kapadyak, kailangan mo nang hanapin muna yung butas dahil hindi mo mabubulkanize yan kung hindi mo alam kung nasan yung butas. Gamitin mo yung tubig para malaman mo kung nasan siya gawi. Sa oras na bumula ito, dito mo makikita yung butas ng bisikleta mo. Markahan mo ito gamit ang isang stick o kahit anong kahoy or popsicle stick na pwede mong gamitin. At ito na nga mga kapadyak yung hack natin tinatawag, ano? Gumupit ng maliit na bahagi ng iyong lumang inner tube, tapos hugasan mo ito. Isukat mo sa parte na may butas sa bisikleta mo. Yung hindi masyadong malaki pero hindi din masyadong maliit mga kapadyak, ano? Pagkatapos, ito na ang pinagmamalaking shoe glue mga kapadyak. Yung shoe glue na ito mga kapadyak, mas makapit pa to kaysa sa kapit sa'yo ng ex mo. Mag-apply ka lang ng konti sa inner tube mo sa gawing may butas ba kapadyak. Tapos idikit mo dito yung ginupit mong inner tube din, ano mga kapadyak. Tapos bumilang ka lang ng ilang segundo, mga 10 to 20 seconds lang mga kapadyak na ituyo na to dahil sa sobrang tibay at dikit nito. Tara din tong Mighty Band mga kapadyak, sa mga hindi nakakaalam nito, 10 piso lang to. So pwedeng-pwede mong gamitin sa mga rides mo, ano. Lalo na nga, pag walang vulcanizan na malapit sa'yo, pwedeng shoe glue lang yung bilin mo, tapos magbaon ka na lang ng maliliit na bahagi ng inner tube mo. So makikita nyo mga kapadyak na maganda yung pagkakagupit. Ingatan mo lang mga kapadyak na huwag dumikit sa kamay mo to, no? Dahil kung alam mo yung effect ng Mighty Band sa kamay, ganun din yung pakiramdam ng dumikit yung shoe glue sa kamay mo. Tapos oras na nga mga kapadyak para malaman natin kung worth it ba ito. Bombahan natin ang ating inner tube, tapos ilubog uli natin sa tubig. Ngayon dito natin makikita kung may butas pa siya. At sa nakikita nyo nga mga kapadyak, ano, ni isang bula ay wala tayong nakita sa tapat ng ating dinikitan ng shoe glue at saka ng inner tube. Yung tips na ito mga kapadyak, eh, based lang din naman sa experience ko nung naplatan ako sa gitna ng daan na halos wala din talaga akong ma-vulcanizan. Ginawa ko lang to para din malaman nyo just in case na nasa emergency kayo. Sana makatulong to sa inyo just in case na nasa emergency kayo o kaya naman nagtitipid kayo mga kapadyak, ano. Maraming salamat nga sa panonood ng video na to. Maraming salamat nga mga kapadyak sa panonood ng video na to, no. At kung bago ka lang sa channel natin, make sure na i-hit mo na yung like, share, and subscribe button. Pati na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na ipopost ko. Dito, gumagawa tayo ng more on bike-related video. Kaya ano pang inihintay mo? Click mo na yung subscribe and notification bell. Kung may task ka din mga kapadyak sa video natin na to, any suggestion or comment, pwede mo namang i-comment dyan sa baba. At bago ko lang din tapusin yung video na to, no, gusto ko lang muna din mag-shoutout sa mga sumusuporta sa atin. Unang-una na dyan si Justin Bismonte, tapos si Van Aaron Abragan, tapos Jenjen Pangan. Shoutout na din sa Poging Siklista, yun lang yung pangalan niya, tapos kay Renzo Quahano.
Maraming salamat sa inyo mga kapadyak. At kung gusto mo ding magpa-shoutout sa mga video natin, comment mo lang yan sa baba at isi-shoutout kita. Maraming salamat sa inyo mga kapadyak. Kita-kita ulit tayo next time. Mga kapadyak, kita niyo yan. O, diba? May bagong setup tayo. Maraming salamat nga sa inyo mga kapadyak. See you next time.